Kami ang Kalbo Brothers. Ngayon, matutunghayan nyo ang aming paglalakbay. Tara, biyahe tayo. Yo mga ka-brother, ito yung mga gagamitin natin mamaya. Ayan. So basically, andito yung ating ammunition. Ito yung shotgun. Ito yung maliit na barrel, 22 SKS. And then 22 is on the other side. Ito nga pala si Maxi. Hi Max. Hey Max, say something. Hey Max. There's Max. Pinambantay namin right there. Yeah, mag-hunting kami today. And looking forward na makahuli ng mga manok sa gubat. Stay tuned kayo guys kasi kapag hindi mo sila hinahanap, hindi mo makikita. So basically, last time, yung kasama ko sabi, anong binabaril mo bro? Nung nang isa yung ibon, doon nila nakita, oh shit, may manok pala rito. So yeah, stay tuned kayo para mapanood nyo mga ka-brother. Ayan nga, ready na ang rig natin. Magkakarga lang tayo ng gas. Pila pa natin ang sasakyan, pati mga galon para handa tayo. Medyo madulas ang daan ngayon. Hindi naman ganong kalamigan. So, it should be a good day. Lock and loaded na tayo. And samahan nyo kami sa biyahe, sa aming paglalakbay. Tara, biyahe tayo. Tayo. Magkakapilang tayo sa Tim Horton. Medyo malamig. At the same time, pasa ang daan. So, let's go. Few inches later. Ito tayo. Usually, dito kami nag-i-stop pag mag-o-offroad sa Cochrane Tim Horton. And ngayon na wala pang mga tao. Wala pang tao dahil napakaaga pa. So, let's go. Oh. Yes, sir. Inis. To the moon. 1 hour later. So ngayon na hunting, yan ang ating tutukuyin ngayong gabi or ngayong umaga. Ito si Brother Rex. Hey mga ka-brothers, good morning. This time nandito tayo sa wild, sa woods. And as you can see, medyo madilim pa. And yung background natin, yung mountain. Later on, pagka sumikat na yung araw, napakaganda ng view, right? It's kinda dark this time kasi madaling araw. Pero time check muna tayo. It's already almost 8 now, right? So today, ang adventure natin ay mag-hunting tayo ng ibon. So papakita ko sa inyo may manok sa gubat. Akala nyo, wala. So ayun, mag-hunting tayo. Ang gamit natin is shotgun. This one here, gagamitin natin to. So basically, ang uhulihin natin ay yung mga manok. So para hindi siya sumabog ang katawan, kailangan natin yung special ammunition para dun sa manok. Right? So tanggalin ko na yung lock niya. Yun, babalik ko na rito. And then, I'm just gonna go get it later when we're ready. So, Brother Rex, kailangan ba natin ng lisensya para dyan sa paghahunting ng manok? Yeah, speaking of that, unang-una kailangan natin ng license. So, para makapag-hunting ka, kailangan mo ng barrel, obviously. So, ito yun. Kailangan mo ng license sa barrel. So, ito kailangan mo. This one here, this is the license. Four rifles, right? And then, kung meron ka nito,
kailangan mo rin meron kang hunter's education course, something para mag-hunting. At saka, maliban dun, kailangan mo rin ng tag. Kung mag-hunting ka ng deer, meron silang tinatawag na tags. Yan. Specific yan sa mga gusto mong hulihin. Yan. Antlerless, something like that. But I think the season for deers is over. So, wait na lang tayo next year. And then, meron din tayong mga tinatawag na permit to hunt birds. So, this one here, ang sabi, bird hunting license, game birds, right? So, wag na wag kayong magpo-poach kasi pag kayo nahuli na nagpo-poaching, malaking fine and it's not worth it. And then, you lose the privilege of going to the woods and they might confiscated your vehicle, whatever you own from the time na nahuli kayo. And then, disban ka sa barel. So, wala na ang kaligayahan. So, ang gagawin nyo, just follow the rules, guys. So, now, pag mag-hunting ka, meron din tinatawag na WMU, which is I'm gonna show you. May hunting month lang. Mm-hmm. So, page 60 dito sa hunting regulation book guide. Makikita natin dito yung what do you call this? Yung location. WMUs. So, basically, ito yung target natin today. See? Ito yung mga pwede mong hulihin. Ayan. So, may ilan ang limit? Yung male peasant, yan, dalawa. Yung rappled grouse, yung rap grouse, 5. 5. Spruce grouse, 5. And then, dito, hanggang kailan lang pwede mag-hunting ng rap grouse, andito yan. So, lahat January, ng information. January 15 is over. Holy cow. It's almost over, ah. Huh? Okay. Oh, so J15 means January. Mm-hmm. Oh, okay. Yeah, so yan, no? J15, we're over here. Tapos na tayo. Mm-hmm. Yan, sharp-tailed grouse. Hanggang ano lang, hanggang... It's almost just 3 days. Holy shit. Okay. So, dito sa lugar na to, anong kadalasan ang meron sila? Meron dito mga rap grouse. Okay. Yan, yun. So, limit ng 5. Yeah. So, okay. Basically, ayan yung ano natin, ayan yung date na pwede tayo mag-hunting hanggang January 15. January 15 pa. Okay. Yeah. Malapit-lapit na. So, malapit-lapit na pala. So, it's almost over. So, starting next year, September, biyahe tayo na mas maaga. Mm. Para makarami. Mm-hmm. So, yeah, it's good to know. So, yeah. Ayan nga. Kailangan mo ng guide and nandun ka sa specific location ng hunting zone mo. Otherwise, kapag nahuli ka, regardless kung meron kang tag o ticket permit, baka matikitan tayo, right? So, gano'n silang kadalas sa nag-check? Actually, they'll come randomly. Randomly, eh? Yeah. Yeah. Hindi mo alam kung kailan susulpot. Pero kung mahuli ka at wala kang tag, then you're fucked, basically. Sorry for the word, but yun nga. Kailangan talaga lahat ng galaw mo is according to the rules that they implement, right? So basically, sa ngayon, yun lang ang topic natin. And then later on, papakita namin sa inyo kung ano yung nahuli namin. Stay tuned, guys, kasi masaya to. Abangan. Okay? So ayan, guys, naghahanda na. So anong, yan ang bala ng baril na gagamitin natin? Yeah, ito yung shotgun for birds. Ito yung shotgun shells ko. Ayan, guys. Ito siya. Lalaban tayo ng gera. Yan. Para ready lang tayo. And then, lahat to. The 22s.
Alright. Ayan guys, kagado tayo ngayon. Max, and ayan, we're ready to go. Ay, hindi pa yata ako nakapag-hair to. Oo nga eh, medyo hindi ako nakapag-ano eh, pag-supply. Ang buka po, medyo ano na yun, makakaba na. Ako din, kailangan ko na magpa-partner. Kailangan na. But anyways, napaka-aga kasi, wala nang time para mag-ayos pa eh. So, hindi ko nga na-ayos yung ano ko eh. Piluka. Asan yung buhok mo? Naiwan ko, tingnan mo. Pareho pala tayo na iwan yung buhok. Mamadali guys, ha. Ito na kayo, nakalimutan, guys, ganyan talaga. Hindi kami ready kasi naiwan yung buhok namin. Pero okay lang. Hindi ko naiwan si Max. Ito si Max. Yeah, we're up for the birds today. For this morning. Sana makahuli kami kahit na dalawa lang. Sa totoo lang kasi nung kasama ko wala raw nakikita raw. Wala, ilang beses na ako nagpupunta sa lugar na to. Nakikita ko deer, bear, horse. Wild horses, pero manok, ibon meron, pero manok, wala ko nakikita. So, tingnan natin kung may makikita tayo ngayon. And baka mo niloloko lang kita. Tingnan lang yun, brother. Sabi ko sa kanya, dumaan na lang kami sa superstore eh. Bibili na lang kami ng gusto ko yung manok eh. Yung may balahibo, kasi yung may balahibo talaga na tatanggalan mo, ipa-pluck mo siya one by one. Uh-huh. Yan, the best yun. So, the way I do it, eh yung old-fashioned way sa Pilipinas. Nagbo-boil ako ng water, and then kapag ka-boil na siya, malinit na, i-dip ko rin yung manok. And then you start plucking all the feathers, right? So madali tanggalin. Huwag mo sirahin yung yung balat. Kasi masarap yun. Pinakamalasa eh. Yeah, man. And this mahal kaya nun sa ano? Sa Seafood City? Chicharong bulaklak? Oh, yeah. That's deadly, bro. So, sabi niya sa akin, yung mga manok na to, iba lasa. Masarap daw. Masarap na ginataan. Masarap, ginataan. So, paano mo niluluto yung ginataan na manok? Basically, ang ginagawa ko kasi medyo magunat yun. Kasi native talaga. So, kailangan pakuluan? No, you don't need to. Yung isang lata ng gata. Pour it together, all together. Together with the ginger. Kasi kung naisip mo, lutuin mo ng may gata o kaya adobo. The way I cook it, ganito. Hiwain mo yung manok. Tapos, kung gusto mong gataan, ang gagawin mo ngayon, di obviously, lalagay mo yung gata, lalagay mo yung tanglad, tapos ilalagay mo yung paminta, and then gusto mo na sili, lagyan mo na rin. Lagay mo na lahat. Tapos konting seasoning. And then, maghiwa ka ng sayote. Kapag ka yung nagmamantika na yung gata, that means pwede mo nilagay yung sayote para medyo malutong yung sayote pagkatapos nun. Di pagka almost na matutuyo na yung kawali, yung sabaw, kailangan luto na yung kanin kasi the best yun, brother. The best yun. I tell you. Kung mahilig ang kumain ng mga exotic, ito, one of the exotic that I found here sa gubat. Ba, yung iba, hindi nila talaga alam. Kaya, I'll show you. Woo! Merry Christmas! Washing machine. Si Max, naghahanap din ng manok. Sana makita ko.
maniniwala ako pag to cease to believe, di ba? Tingnan natin kung makahanap tayo ng manok. Mahirap hahanapin. Nag-blend sila sa surrounding ngayon. Ito, hanapan. Tingnan natin. Makakakita. So, hanap-hanap lang tayo. Okay, guys? Much, much, much later. So, December ngayon na natapos lang ng Pasko. Itong libangan na magagawa nyo dito sa Alberta. Ano ba to? Wipers? Wipers area tayo. Uh-huh. And then, parang sa kaalaman ng mga brothers natin, eh, okay lang gawin to, madali lang po. Huwag nyo isipin na mahal kasi kailangan lumabas tayo sa comfort zone natin. Yung tipong huwag namang puro trabaho na lang. Minsan eh maggawa tayo ng adventure tayo sa gubat. Kasi tingnan mo yung background, oh. Preho yan, yung gubat na yan. Ang tawag dito, Crownland. So basically mamaya doon sa isang video namin, ipapakita namin yung information about getting the public land permit to stay here. Unang-una, ano po yun? For 1 year. So the whole year, meron kang pass para mag-stay dito. So para pag may game warden o merong nag-check, wala tayong problema kasi meron tayo nun. Yun lang. Kasi kung magbabayad ka ng camping fees, okay naman, wala namang problema. Kaya lang, may facility pa rin doon, may kubeta, merong ganito, ganyan. Pero dito, wild talaga. You're in the wilderness. You don't even know where you're going. Yun ang camping na mas exciting para sa akin, ha? Anyway. Kasi yung iba, ang gusto nila yung merong daanan, yung may mga amenities, yung may mga ganito, ganyan. Eh ako, ang trip ko yung ganito kasi feeling ko talagang wild, right? 15 minutes later. Hello mga ka-brothers. Sa episode na to, mag-hunting tayo ng birds. So I call it manok. Manok sa gubat. So ayun, inantay natin lumiwanag so we can find them around the bush. Pero dito sa main road, we can really go hunting here for the reason na bawal. And I'll show you the sign that's saying that you are not allowed to hunt anything in this road while you're on the main road. See? This is the big sign and telling you no hunting within 365 up road. Much later. So sa paghahunting ng manok, kailangan mo mahabang pasensya. Yeah, parang, linaw ng mata. Yeah, parang fishing din to, eh. Yeah. Kailangan mo gantay ka na merong mga bite. Otherwise, wala kang mahuhuli kung wala kang pasensya. So kailangan mo hanapin. Kailangan may tiyaga. May tiyaga. Para mamaya may nilaga. So malakas yung pakiramdam ko. Hindi tayo masisiro. Never ako na zero dito. Kahit isa meron. So this time, naaga pa. Wala pang ganong araw. Wala pang lumalabas. Pero later on, may lalabas yan. Kasi normally nanginginain sila ng mga bato-bato dyan sa ano eh, sa kalsada. Pero as you can see, walang bato. Kasi it's all covered by the snow. So 20 minutes nakalipas sa naghahanap pa rin tayo. Talagang kailangan natin ng pasensya pero may makikita tayo niyan. Malamig kasi. So usually pag malamig, nagtatago sila. Kaya ngayon nagtakbo namin is sa 10 kilometers lang. Dahan-dahan lang tayo. Hindi pa tayo mamadali. Para lang tayo na mamashare sa video.
So ngayon wala pa kami nakikitang manok. Ngayon magpahinga muna tayo, konting kain para meron tayong lakas na maghanap ng manok. So let's go. Thousands of tears later. Ito muna. Okay na nga. Uy, diyan pala kayo. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Ano, Max? Nakita ka na ba? Diyan lang kayo, mga kaibigan. May makikita tayong manok. Kailangan pala i-warm up muna ang mga 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 tandaan nyo. Ganda sa labas. Maganda na ang panahon. Makita. Hindi nga naman dulas. Pero kuya, kailangan yata natin ng mga kahoy para pamayon na. Pag may nakita ka. So, makukuha lang ng firewood right dito. Ayan. So, para mamaya, pag dumilim-dilim or lumamig-lamig, meron tayong masisilaban. Ayan. Ito, maganda. Kantang sangkala, no? Bilog na bilog. Sige. Yes, sir. Bilog na bilog. Tuyo. Kaya maalagaang. Ito naman, kunin natin. Ako nakadikit. Nakadikit sa yelo. Ayan. Uy. Madulas, madulas. Ayan na. Kuya. Lagay na sa bubong. Ayan, we're ready. Yan tayo. May mga nagpuputol dito ng mga puno. Tara kuya, marami ng kahoy. Let's go. Binabala namin. Lalakad-lakad tayo, titingin-tingin tayo. Ayun kuya, meron doon. Kunin natin, please. So guys, meron kaming nakitang manok. Actually, nawawalan na kami ng pag-asa dahil na malamig. Diyan pa? Ngayon, pero may manok na kaming nakita. Actually, dito siya. Kasi normally, nandito lang sila eh. So guys, lumipat ng pwesto yung manok. Hinahanap namin. Nandito lang yun. Sa tabi-tabi. Ayun, sa pool. Yes, ito ang isa. Ayan, ayun yung isa. So,
guys, let's go. Ayan natin. Paa? Hindi buntot? Yeah, sa paa mo hawakan. Oh. Ito yung manok dito. Native na manok to. Allowed ka ng 5 a day per day. Is it per day, kuya? Na allowed ka? Ayan. Hey, bro. So these 2 birds belong to you, huh? Right there. See? Hindi kami na zero. Naniwala na ako, kuya. Ayan, tinamaan. Patay. So, let's go, guys. Okay, guys. Huminto na naman tayo. May nakita na naman daw na ibon. Actually, ako hindi ko nakikita kung nasaan eh. Linaw ng mata. Guys, nasa kanan. Sa kanan. Wala ko nakikita ang ibon, sa totoo lang. Sabi ko, paano niya nakita? Bata. Huwag daw akong bumaba at mabubulabog. Hindi ko naman makita. Ayun siya. KALBO brothers in the hunt. So ganito palang oras naglalabasan din sila. Siguro sa hindi na kasi ganong malamig. Medyo dumidilim-dilim na. Mga alas 5 na ng hapon dito. Winter, so medyo madilim-dilim na. Kaya ngayon siguro sila naglalabasan. Natututo tayo sa bawat lakad natin. Samahan nyo kami, pare-pareho tayong matuto. Malaman kung paano. Uwi na tayo bago tayo gabihin. So we got medyo malalim-lalim ng konti. Max! Talagang napakakapal. Nakikita nyo naman. Almost. Medyo nahirapan tayo dito umalis, ha? Medyo makapal ang snow. Pero ayan na. So ayan na abarkad sa Siguya. Nag-cross lang kami ng river. So ayan, this is the end of the day. Pauwi na kami, lalabas namin ng gubat. So stay tuned lang kayo sa mga bagong videos namin. Ito guys, ready na tayo na umalis. Sa susunod na kabanata. Maraming salamat. Muli po kaming nagpapasalamat sa pagsubaybay. At sa muling pagkikita at muling paglalakbay, KALBO brothers signing out.